Oo nga naman, open pa nga naman talaga. Doon, doon naging ganda yung flexibility ng mga heroes na ilatag dito. I can dito see it now. I can see the future later pag kayo ay ML na ML. Ay, oo nga. Pag natapos itong tournament. Pwedeng face spice na inaantay nila considering na nung bago magkaroon ng change for the side of Onyx, napaganda na performance niya. Given na maganda yung performance niya, ang hawak niya ngayon na hero is meron ng crowd control as compared to Nathan kanina. So, I'm thinking for Onyx, si Marky yung kanilang magiging seed of hope. Yes. Kaya okay, kailangan talaga nilang mag-focus on giving Marky that initial na space. Mm-hmm. Sa kwento ng mga multiverse na nauuso ngayon sa mga series at mga films, merong tinatawag na you are the one through variant. So, ito na ba ang one through Onyx na nating makikita ngayon na kay Marky ba? Kasi nag-agree ako kay Chantel, it is him na with this hero na hindi Harit, hindi marksman, na has the ability to initiate as a Pakito. But this time, against a Jawhead, against Wise. May barats pa. May barats. Init na init dito sa Bane. Yep. I don't know if this is the good solution. For sure, lamang na lamang ang early stages para sa Onyx Philippines in a way. At lalong-lalo na kapag mag-go nila dito si Barat. So, kailangan mangyari dito is, with their Grok, gamitin nila para sa opensa at makapag-farm si Kyrie. Tapos, again, mas madami dapat yung farm niya kaysa kay Wise. And the next problem here is, what if umabot nga sa late game? Pero mukhang, ganun ulit. Tingnan nyo, pinagpalit ulit. XP lane ulit ang start para kay Ohib. Paren, it's the, ano bang pwede natin or tawagin? Ano bang pwede natin tawagin dito, Wolf? The switcheroo. Switch lane. Combo, the switch lane strat for Blacklist. And that is Kyrie getting the turtle. All right, sorry, the purple. All right. Ang naiisip ko ngayon for Onyx, ang isang pwede nang gawin, since aggressive naman maglaro ng assassin si Kyrie, ang talagang gagalon lang sa kanila is si Bimo, Kyrie, and Baloyski. Tapos, since naka-double fighter setup sila, doon sila gumawa ng banana split. As in, literal yung dalawang gilid. Yes. I-force nila, i-split push nila. Uh-oh. Considering na ang gagawin dito ng OMIV ay ni Haji ay manggulo from time to time. Mabilis lang naman sila mag-main ang minion wave. Yun nga. So this is the meta game. Yung gold laner mo mag-start sa XP lane. Mm-hmm. Para sa... Obviously, para sa XP. Pero actually, hindi lang naman yun ang titignan mo. Normally kasi fighters yung nandun. So parang kung ikaw ay ranged hero, pwede kang lumamang sa matchup. And them knowing na gold lane yung Pakito, sabi nila itapat natin yung barat sa Pakito para meron din tayong lamang. So Blacklist already solving yung kanilang mga problems. At ayan, alam ni Edward kung paano gumalamay ang isang Pakito. Si Haji sa try to go. Si Kyrie, wala nang skill si Kyrie ngayon. Pero yes, Edward again getting the first blood. Oh. Actually kahit si Haji nga masakit yung damage niya against the Kyrie dito sa early. Sa Lancelot early kasi yun yung kinagandahan ngayon sa lineup ng Blacklist International again for Onyx. Ang kailangan nilang gawin is hayaan nila yung dalawang side. Kailangan talaga mag-poke dito si Baloy. Mm-hmm. Pag hindi siya nag-poke, iikot lang ang iikot si Haji and the Venus. Let's see kung gagawin niya ni Baloy. Kasi ang ginagawa ngayon ng Blacklist International, nauna na naman sila sa Turtle. Haji na mula dito. Galit na si Kyrie getting the Thorn Rose combo. Objective eh. Uy, na-reset. Objective ay na-reset. Finally, hindi agad nakakuha ang Blacklist. Nandito si Venus. Flicker out para kay Bimo. Pero yung Theory of Everything plus the Super Position proc will hit Bimo. Marky tried to go for the purple. Sumusubok pa si Marky sa purple steel. Pero ngayon, for Onyx, maganda yung kanila nga nagiging initial rotation kasi na-force din na yung Blacklist International kanina na ma-reset yung turtle. And knowing that this is a total reset for them, si Marky naglalaro. Nakikita natin ngayon naman na si Marky din nagbibigay siya ng information for the side of Onyx. Okay. And it is very brave of him na sumilip doon sa may buff kanina. Pero turtle, nakaready mga teams. Since nakita niya lahat doon sa turtle, ginamit yung deadly catch ni Wise para easy turtle ang makukuha nila. Pero babawi si Marky ng bahagya sa baba. Kuha siya ng energy shield. Pero nandito na. Nako, masyadong malalim. Nag-pop na si Venus ng gloom. Dinala na si Aji. Takbo, Marky! Hindi na kaya ata. Kaya ba? Ooh. Kaya nga! Marky is alive! And parang 2011 lang, medyo bad boy! Medyo bad boy! Yun
yung kailangan niya ibigay din siya ang pag-asa para ngayon sa Onyx kailangan niya ibigay ang kailangan niya ibigay kasi nga lang kaso, ang bilis. Yung B-Wise combo ay mabilis. Ito yung maganda sa Blacklist eh. Kapag nag-fail sila ng isang attempt, rekta kaagad sila sa second attempt and exactly. Napapaliwala yung highlight na naigagawa ng isang player. Yun na no. Dinala si Wise. Tingnan mo, dinala si Wise. Pinos, nagkauntugan. Pero, yun eh. Doon natin nakikita na for Blacklist International, they are really confident sa mga damage na pwede nilang ibigay against Onyx. And kita nyo naman si Wise kanina, nagpo-focus siya nung game number, ng other game, more objectives kayo. So, masama siya sa rotations. Yeah. Rotation. And nabaliwala doon yung survive, yung pagka-survive ni Marky. Because Blacklist, they're still getting all of the objectives na kailangan. Kumukuha sila ngayon ng Rock Ursa, Venus with the aggressive Glooms, na may kasamang Johid. Alaka, actually, sobrang aggressive. Imagine, nag-turret dive ka doon sa may second tier turret. Considering na meron pa nagpa-farm dito para sa side ng Onyx during that time. Siyempre, Marky flickering. The outplay. Pero sabi ni Ohev, hindi pwede yan. Napanood ko na yan. Ohev with a kill. And ngayon, Kyrie trying his best to get Haji. Haji, maiiwan siya dito sa pit. Pero yun yung deadly cash pang zone. Kyrie ngayon na namumula. B-Wise combo. Sino pa ba? Hawak kamay na naman. And Blacklist once again. Getting kills after kills after kills. Unti-unti na nilang naaamoy. Unti-unti na nilang naaamoy itong championship na to. Saglit lang. Dahil may laban pa pala. Nagkanakapan. Bimo with the initiation. Bimo with the grok block. Si Wise ay tatakbo na naman ngayon. Takbong gangster para kay Wise. Habang nag-aabol si Marky. Left jab, right jab. Haji with the Ursa block. The next level play in the words in the words of Duno. Rest in peace. The next level play. Para kay Haji. What a play! Grabe mag-micro. Kumbaga, yun yung mga desisyon na hindi mo talaga maiisip, pero yun yung gamer's instinct. Mm-hmm. And again, Blacklist International, kitang-kita natin ngayon how confident they are na sila dapat ang magdikta at sila ang kukuha against Onyx on this game. Daman nyo na ba yung aggression na ginagawa ng Blacklist. Unti-unti na nilang nalalasahan. Nalalasap na nila, abot na nila. Isang game na lang. Isang hinga na lang. And honestly, it's still an even ball game pero yung tempo ay nasa pabor ng Blacklist. Yes, bakit natin nasasabi na nasa Blacklist yung tempo? Dahil yung Onyx, may mga moments na gusto nilang pumalag pero para nauunahan sila ng mga decision making nila. Oh! Okay, pero makakakill ng isa. Oh, Bimo. Ang Onyx doon. Pero nako, worth it pa yon. Dahil pa rin. Iba pa rin ang B-Wise. Iba. Sakto yung circling eagle, no? Para lang magkaroon ng shield. The Bane Matilda. The Flying Pusit. The Flying Pogita as well. Oo, Pogita nga pala. Pero, again, Blacklist International, ito yung mga heroes na kanina pa nilang ginagamit and very effective. Kaya natin nasasabi, momentum is on their side as well. Kaya napakalalim na ng kanilang mga position dito against Onyx. Kanina pala pinupuntahan kahit hindi pa nila nasisira yung turret doon sa may mid. Pero ito na. Lumabas si Dlarski, naging dragon. Pero may inert yung dinosaur. Habang si Edward ngayon ang alahati ang buhay, si Bimo ay nandito. Pero may counter kung sinakairin ng Maroon Band of Execution. Nasa likod si Wise ng patubig. Walang tatamaan mga sharkbait. Pero it's B-Wise standing tall. Nandito pa rin si Bimo. Oh, ay sa bandang gilid. Switch account. Theory of Everything Entropy. Takbo si Bimo. Pero takbo din si Kyrie. Can Kyrie save the day? Hinahabol na siya ng B-Wise. Takbo na naman si Kyrie. The Flying Pusit. The Squid Game. Kyrie with the Phantom Execution out. Kyrie survives. Wow. Nice block by Bimo. Naharangan. Pero Blacklist. Every time. Actually, kahit yung delay na yun na hindi mo mapauwi si Kyrie, malaking bagay na agad dito para sa kanila eh. Kunti na natin ngayon, Blacklist International, sila ang lamang in terms of the gold. Pero sinasabi natin, it's still an evil ball game. Pwede dito makapag-contest ng Onyx. Kailangan lang maging maganda yung pasok ni Dlarski for every team fight na iset up sa kanila dito ni Bimo. Here we go. Klate ang buhay. Conceal para dito side ng Onyx. Makukuha pa rin ni Wise yung turtle. Pero ayun yung kagad ni Edward and monster kill na si Wise doon sa batang kidded. Tatlo ang nawala sa side ng Onyx. At si Wise,
Thanos, Haji, and Edward standing tall. Nagpa-farm lang si OF sa gilid. Hindi na nga siya kailangan. Hindi na siya kailangan na sumama. Kanina bago tayo mag-turtle, yung gold ng blacklist is at 23K. Mm-hmm. After the turtle and after those skills, naging 26K, unti-unting lumalapit para sa blacklist ang kanilang pagkapanalong gusto. Pero sa Onyx, unti-unting lumalayo. Unti-unting lumalayo yung opportunity ng Onyx. At naaamoy na again ng blacklist. Nararamdaman na nila ang kampyonato. 8 minutes, hindi pa tapos. Pero it seems like yung Onyx tuloy-tuloy ang arangkada. Sorry, yung blacklist. Tuloy-tuloy ang arangkada sa laban na to. This is a big problem sa Onyx Philippines kasi yun lang, aray! Walang late game ang Onyx Philippines na kayang tumantay sa Nathan. Kung sakaling ito si Balayski makapag-farm, pwede. And then yung Pakito, hindi pa nila na-utilize na para silang may dalawang XP laners sa side ng Onyx Philippines. And Kyrie, ginagawa na niya yung lahat ng pwede as well as Bimo. But when it comes to the draft, lugi talaga sila dahil dun sa Barrett's pick ng Blacklist International. For this game, I think Marky Business is kind of closed kasi binabantayan din siya dito ni Wise. Uy, oh my! Okay. Napakasakit. Sumakit si Balowski. Pero nandito sina Edward at si Oh My Venus. Sabi nila, laban pa rin tayo. Flash cannon nilabas. Sakit. Shark pit. Pero yung dragon nandun din. Gusto rin kumagat ng dragon. Umiikot-ikot ngayon yung dragon. Oh! Knockups coming in for the one. Si Bebo! Kumakapit pa ang Onyx this time. Pero si... sakit pa rin ni Wise. Baloy! Masakit pa rin si Edward. At si Bebo na lang ang natira. Oh my J! Anong champa-champa sabi ng Blacklist International? Ito na ba yun? The defending champions. For the second time, magkakaroon ba tayo ng pangalawang two-time champion? Pabubuhay na mga players ng Onyx. Tapos na to! Ano na? Blacklist!